not afraid. I have made you, I have saved you, I have called you. You are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid, be not afraid. When you pass through waters that rage, I am with you. In the rivers you shall not drown. Walk through the fire and its flames will not consume you, for I am God. Be not afraid, I have made you. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag nawa nang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong niya'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa." Ang mabuting balita ng Panginoon.